It is a gift from you, Lord, that we are alive and well. And we also pray that our loved ones are safe wherever they are. And Lord, we ask that you lead us today, Lord. May we have open hearts, that we will be ready to receive your word, and that we will live it out in our lives. And Father, we ask that may you be pleased with our worship. We sing unto you, Lord Jesus, the giver of our lives. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. So today we will sing songs of praises to our Lord, who is good to us. He is our healer. We can trust God in all our problems. Let's sing this. Water turned to wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Like Jesus, not like you. Into the dark.
no one is like you, Lord Jesus. And we thank you, Lord, that you have given us the privilege to worship you, to pray to you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you.
Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Akala ko kanina, umaga pag-isip ko, akala ko hindi na tayo matutuloy kasi ang lakas ng thunderstorm. Narinig niyo ba yan? Magandang umaga, grabe. Yung aming pong mga kahayupan, hindi ba? Kasi we have lots of pets sa bahay. We have dogs, birds, ayan, fish. Talagang you would be surprised na pati ho yung mga ibon sumisigaw pa tumipili pa. Kami, ay! Nagtatala po kasi kikwento kasi na habang inaayos pa nila. Ayan, ayos na pala. Sorry. Pero kikwento ko lang sa inyo kasi totoo ako dahil last Sunday ang topic po namin was about complaining. And prior to that preaching, although hindi ako nag-preach ng Sunday, prior to the preaching, yung ibon namin na laglag, eh malaki po yun eh. Kasi African Grey Parrot. Di nalaglag siya, boom! Ang lakas talaga ng pagkakadinig. So kami lahat, so nataranta, punta kami lahat doon. Yung asawa ko, yung anak ko, para siguraduhin. Kasi parang di makatayo eh. Di makatayo. Ngayon yung ano, nung nakita na namin, nandun ang lahat, sabi niya, I love you. Ano hindi nag-complain. Sabi ko, salit na. Hindi, nakakatuwa lang kasi wala naman siya talaga mairereklamo, nag-ibot siya. Wala siya nalalaman. Pero it reminded me of something na parang, pag ikaw kaya nasaktan, what would be the first word that you will say? Di ba? Ano yung first word mo nang sabihin? And alam yun, na-realize ko na parang at that time, nangyari yun to remind me na pagka mayroong masamang bagay na nangyari sa'yo, is always respond positively like, telling God, I love you. Diba? Kasi alam mo naman na He does not para allow anything to happen that is not for that's not good for us if He cares and loves us. Tama? Now, listen to this. So, as we will be discussing about the practice in the kingdom. Kasi na, discuss natin yan eh. Ano ba yung mga practice sa kingdom? So, the first practice was the practice of generosity, if you still remember. Kaya lang, it's not about giving, it is now the act, the very attitude on how we give. As sabi ng Bible, when you give, do not let the left hand know what your right hand is doing. In other words, whenever you do something good to anybody, you will not take any credit for it. And ang test noon, hindi yung agad. For example, when I help somebody, ang test noon, hindi yung pagtulong ko, o hindi, ano, hindi. At sabi niya, thank you, no, don't mention it, it is for the Lord. Hindi yun ang test noon. Ang test, kapag ako na nagka-problema, and nobody will be helped, nobody is helping. Ang attitude, pag alam mo, you did that for the Lord and not for yourself, hindi mo nasabihin na parang, mag-ganon. Nung ako, pag may problema ibang tao, dyan ako, help. Nung ako na may problema, wala man lang tumutulong ang kakapal ng mukha nila. Ganyan. If that is the attitude, it only means that you are not practicing the kingdom. Kasi, tingnan ninyo ha, ang effect, doble hirap. May problema ka na, tapos namumblema ka pa intellectually, tapos mayroong problema ka pa emotionally. So, ang laki lalo ng problema mo. But if you do understand that you did it for the Lord, at walang tumutulong sa iyo, then I can run to God. Diba? So, relax ka pa rin, at peace ka pa rin, knowing that since I did this for the Lord, then I know the Lord will also take care of me. Yun ang idea ng kingdom. Kasi we are above this kingdom, this worldly kingdom. We are living with a kingdom that ano higher than ours. And that's the kingdom of God. Na napag-isipan, napag-usapan din natin about the practice of prayer. Na maraming tao, they pray, but they do not experience the joy of praying. Minsan nagiging burden siya. In fact, sa maraming tao, when you talk about prayer, parang, ano pa pray natin? In fact, when I was in Korea, the first time I went there, parang, to study prayer, ha? Prayer lang, pag-aaralan pa. Akala ko nun, saan mapupuntahan dito? Why do I need to come here? Or at that time, why do I need to go to Korea to study prayer? Parang, I could not understand the necessity of such, ano, parang travel, no? Hindi ko lang. Pagpunta ko doon, so in my room, yung roommate ko is also a preacher. Di pagkatapos ko mag-pray, about 45 minutes praying, I was very proud of myself. Tagal ko mag-pray, at saka I was the first one to pray. Mamaya, nagpe-pray na yung roommate ko, aba, 2 hours na, hindi pa tapos. Nakaluhod, tapos nakamuti yun, tapos kami iiyak.
2 hours and a half, saka tumayo. Sabi ko, anong problema nito? What does he see in prayer that I could not? Ako niyo? So then we began to, ano, to interview several people. Like, sabi ya, how is the Korean prayer life? Yan. For example, Christians in Korea, where ordinary Christians pray about 2 to 3 hours. Ordinary Christian, 2 to 3 hours. The same concern, how about the ministers of the gospel, those who preach the gospel, those who preach the word of God? Well, normally 4 to 8 hours. 4 to 8 hours! Wow, ano meron doon? So, actually, hindi ko maintindihan siya sa akin na 4 to 8 hours. So when I read, for example, books like Martin Luther, I mean, Martin Luther said, I am so busy today that I will spend my first 3 hours in prayer. And sabi ni John Wesley, I have no respect of any ministers of the gospel who prays less than 4 hours. Sabi ko nung nabasa ko yung salamat, patay na siya. Kasi wala siya respeto sa akin, sigurado. Now, pero ang tanong, it's not about the long hours. Ang question really that struck me is this, what do they see in prayer that they could spend that long that I could not? Yun ang tanong ko sa sarili ko. So I stayed, and in fact, I was partnered with a Korean pastor. Akyat ng bundok, lumuhod, nag-pray. Speak up. Abuji! Chuyon! Ang Abuji, yung sila Abuji, Father. Tapos yung Chuyon, Lord. Yan. Chuyon! Abuji! Ganyan. Ako naman, pinagal ko, Panginoon! Kala ko, kanilang nag-style lang eh. Nag-pray na. Nag-pray na siya. Eh, siguro mga after an hour, biglang ubulan. Pray pa rin, hindi tumitigil. Basang-basa na kami. Alam niyo, prayer ko, ganito, Panginoon, patigilin mo na ito. Hindi ko na ito kaya, ginaw dito. Nasa mundo kami. Tapos siya, tuloy-tuloy na. After about 3 to 4 hours, bigla sabi niya, very happy. Sabi ko, ako many sign. Bilang na ginaw ka, parang basang sisiw. Bumaba kami ng ano, ng bundok. Pagdating mo ng kwarto, naligo ako. Sabi, iyak ako na iyak sa silid. Sabi ko, Lord, what is this? Then I realized something about the kingdom na parang pagka naintindihan mo pala yun, you are being placed above your circumstances in prayer. Prayer pa lang, nandun na, panalo ka na. Wala ka pang ginagawa. Yung pala yun, kaya ito yung inaaral natin. Remember, we discussed about the parameters, that when you pray, you not be like the hypocrites who have standing that is the sin corner to be seen by men. It is not about what people will say. It's not about yourself. It's about God. The Father who sees you in secret will reward you. Tama? And sabi nga, do not be like the hypocrites or do not be like the heathens that when they pray repeatedly without sense. And sabi ng Lord, I know what you need before you ask for it. You don't need to be like them. Nalalagay yung parameters. Now you still also remember that it starts with paternal relationship like our Father. Kaya nga, hindi lang to relationship horizontally but also vertically. Our Father. Pag sabi ko ng Father, may relationship kayo ng Diyos. Tapos biglang, our. You are not asking for personal, selfish agenda. But you're asking for our, what is best for the family of God. Kanya? Now, nakita niyo rin that we also started with a program. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Normally, ang tao, when we pray, ang unang tinapansin, kadalasan ang unang ginagawa ng tao, humingi ng tawad. Tama ba? Panginoon, dyan na tawarin ko. Wala ko, di mo pa. Hindi na tawarin ko sa kanan. Look at what's going on. The focus, oftentimes, is ourselves. Yung prayer, nakafocus lagi sa atin. Hindi ganun ang prayer. Ang prayer, nakafocus sa Diyos. Kasi yung minsan akala mong mali, sa mata ng Diyos, hindi pala. Yung akala mong tama, sa mata ng Diyos, mali pala. Naalala mo yung Pharisees, Lord, thank you that I am not like that tax collector. Di ba? I fast twice a week. I give my tithes in everything. Di ba sabi ng Lord, yan, malabo yan. Naalala niyo? Hindi ang pinakinggan ng Diyos kasi he was praying to himself. So in other words, sa tingin niya, religious naman siya eh. Pero sabi ng Diyos, ang focus kasi si Lord. Si Lord ang focus, hindi tayo. Nakuha niyo? Eh, pag nag-pray tayo, pansinin niyo, ang unang daladala natin, mga daladala ating mga pangailangan.
panag-pray. Lord, ang dami kong problema. Kaya ka nagpe-pray. Grabe, ang dami kong problema. Good po, dadami ko. Kaya ka lang kapapray. Pero primarily, ang prayer is about God and His program. Para makita mo yung situation mo, not as a problem, but an opportunity or an instrument to fulfill God's program. Okay po ba yan? Andiyan pa kayo?